At eto nga mga kabuting ting, welcome back sa ating YouTube channel. Isang magandang umaga mga kabuting ting ngayong Martes. Ayan, so bagong tabas tayo today mga kabuting ting. So for today's video mga kabuting ting, samahan nyo naman ako sa ating Tuesday morning routine dito sa ating mini aviary. And then mamaya mga kabuting ting, meron tayong napakagandang update sa mga alaga nating mga finches. Kaya samahan nyo kami today, tara! Ito nga mga kabuting-ting sa ating Tuesday morning routine dito sa ating mini aviary. Ang binibigay natin sa mga ibon natin dito ay bird seeds lang muna. Ayan. So hindi kami nagbibigay ng gulay tuwing Martes mga kabuting-ting. Pero kung gusto nyo magbigay, wala naman problema doon. Kahit araw-araw kayo magbigay ng gulay sa mga alaga nyong mga ibon. Ayan. And then syempre nagbibigay din tayo ng vitamins sa kanilang inumin. At ang binibigay nating vitamins tuwing Martes mga kabuting-ting ay Thunderbird Electrogen mga kabuting-ting. Ayan. So ito yung gamit nating electrolyte sa ating mga alagang ibon dito sa aming mini aviary. Ayan. So Thunderbird Electrolytes nga yung gamit natin. Electrolytes plus dextrose plus multivitamins plus glycine. Ayan. So napaka-importante mga kabuting-ting na nagbibigay tayo ng electrolytes sa ating mga alagang ibon. So ito mga kabuting-ting, hindi to sponsored mga kabuting-ting, no? So ito talaga yung personal kong gamit sa mga alagang ibon namin dito sa aming mini aviary. So nag-umpisa pa lang ako mag-alaga ng ibon, ginagamit ko na itong Thunderbird Electrogen na to, no? So hindi nga ito sponsored, pero kung may gusto mag-sponsor, syempre welcome. Biro lang, no? So ito mga kabuting-ting yung gamit natin sa kanila. So napaka-importante mga kabuting-ting na nagbibigay tayo ng mga electrolytes dito sa ating mga alagang ibon, sa mga breeders natin, lalong-lalo na sa may mga inakay. Ayan. So yung mga breeders kasi natin na may mga inakay, lagi yan nagpapainom at nagpapakain sa mga inalagaan nilang mga anak. So para masuportahan natin yung katawan ng mga breeders natin na hindi ma-dehydrate habang nagpapakain ng mga inakay, eh syempre binibigyan natin sila ng electrolytes para nang lagi silang hydrated. Pati rin yung kanilang mga inakay mga kabuting-ting, no? Ayan. So napakaganda rin mga kabuting-ting ng electrolytes sa ating mga ibon, lalong-lalo na sa panahon ngayon na napakainit mga kabuting-ting, no? So tuwing tag-init mga kabuting-ting, prone sa heat stroke itong ating mga alagang ibon. Oh, no. Napakaingay na. Teka lang. Ako muna. Ayan. So prone nga sa heat stroke yung mga ibon natin. Dami ko na nakikita nagpo-post sa Facebook na tinatamaan ng heat stroke yung kanilang mga alagang ibon. So sa pagbibigay mga kabuting-ting ng electrolytes kagaya nito, natutulungan natin yung mga ibon natin na maiwasan na tamaan ng heat stroke. Kasi nga, laging hydrated yung kanilang katawan kapag ka meron silang electrolytes na napagpukunan. At kapag ka hydrated ang katawan ng ibon mga kabuting-ting, hindi madaling mag-overheat yung kanilang temperature. Ganon din sa katawan ng tao mga kabuting-ting, no? And then kami dito sa aming mini aviary, nagbibigay ako ng electric fan sa kanila. Ayan yung electric fan natin dito sa sulok. So gumagana yan, mukha lang hindi gumagana. So tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, sinisindihan natin yan dito sa ating mini aviary para nun ma-freskuhan naman kahit kundi yung mga ibon natin. Ngayon tag-init na, no? Kabuting-ting, lalo na yung mga inakay, hingal na hingal yung mga inakay sa loob ng nest box sa init. Kaya nagbibigay tayo ng electric fan. Ayan. So eto nga mga kabuting-ting yung binibigay nating vitamin sa kanila tuwing Martes. So napakadali lang timplahin ng Electrogen mga kabuting-ting. Isang scoop lang ng Electrogen mga kabuting-ting sa 1.5 liter ng tubig. Ayan. So okay na yan. And then alugin na lang natin. Ayan. So eto okay na to mga kabuting-ting at pwede na natin ibigay sa mga alaga nating mga ibon. So ayan nga mga kabuting-ting at naibigay na nga natin yung mga patuka at mga electrolytes ng mga ibon natin dito sa ating breeding area. Ayan. So ngayon naman mga kabuting-ting, punta naman natin yung mga finches natin sa likuran dahil meron nga silang magandang balita sa atin. So eto nga mga kabuting-ting at nandito na nga tayo sa mga finches natin. Ayan. So ayan na nga yung mga alaga nating ibon dito and bibigyan din natin sila today ng electrolytes syempre. So napaka-init nga ng panahon. Tingnan nyo naman, di ba? Tirik na tirik yung araw mga kabuting-ting. So napaka-init sa pwesto nila. Kaya merong konting kahoy doon. Medyo nakakabawas ng init yan sa bubong. So bibigyan natin sila ng electrolytes para hindi sila madidehydrate kahit na mainit yung
panahon. Ayan, so ayan, mga nagkakainan na yung mga ibon natin dito, mga kabutingting, no? So medyo nalit tayo sa pagpapakain sa kanila dahil sa pagbablog natin. So ayan na nga yung kanilang electrolytes doon, ayun, nabugaw tuloy. At yung kanilang bird seeds. So ngayon naman, mga kabutingting, eh, papakita ko sa inyo yung napakagandang good news nila sa atin dito sa nest box na to. Ayan, so katukin muna natin. Ayun, so ayun na nga mga kabutingting, at meron na silang isang itlog, ayun, no, di ba? Kita ba? So ito buksan natin, ayan, pull out nest box pa yan mga kabutingting. Ayan, so meron na isang itlog yung ating mga finches dito sa nest box na to mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, meron na tayong isang itlog na asahan sa kanila. So nagsisimula na nga ulit mga itlog mag-breed yung ating mga finches. So sana this time mga kabutingting, limliman na nila yung kanilang mga itlog. Kasi nga last year, hindi nila nililimliman yung mga nagiging itlog nila. So ngayon ay nagsisimula na naman, meron na namang isang itlog dito. So sa dalawang nest box natin dito, wala pa, kanina chinek ko. Pero check ulit natin, baka mamaya may nang itlog ngayon, di ba? Ayan, so ito wala pa, di ba? So medyo manipis yung kanilang nesting materials, eh. Kulang pa yung nesting materials nila. So dito, ayan, wala din, di ba? So kulang yung nesting materials natin dito sa nest box na to at dito sa may isang itlog. Ayan, so medyo manipis ng konti. Kaya ang gagawin natin mga kabutingting, bibigyan natin sila ng nesting materials. At ang binibigyan natin sa kanila mga kabutingting, down lang ng ipil-ipil. So ayun, doon meron tayong mga ipil-ipil doon. So kukuha natin sila ng dahon and then ibibigyan natin sa mga ibon natin. Yan, so eto nga mga kabutingting yung mga nesting materials na binibigyan natin sa mga finches natin doon. Yan. Thank you.
So yun nga mga kabuting ting, yun, napagandang good news ng ating mga Sibra Sincias dito. Ayan, so meron na nga silang isang itlog today. Ayan, so sana mga kabuting ting, magdire-diretso na yung panging itlog nila at maparami na rin natin yung mga Sibra Sincias natin para mapag-giver na rin ako ng gantong klaseng ibon sa inyo. Ayan, so yun na nga muna para sa araw na to. Update ko kayo once na nagdire-diretso na yung breeding nila this time. So kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting ting.